Alam nyo, totoo lang, bakit mas maraming Pilipino ngayon, mas pinipili na lang nilang rumakit, dumiskarte, o kaya magtayo ng sariling business? Kasi nakakabwisit maging empleyado. Nakakapikon. Nakakaubos ng pagkatao. Sipi mo ha, ginastos ang kanang magulang mo mula preschool hanggang mag-college ka, tapos halos 100,000 na yung ginastos. Yung iba nga, sa mga matataas na klase pa ng college pinasok eh. Sa mga matataas na klase pa ng university. Di pa yon yung mga nagastos mo sa mga projects mo. Ang laki! Tapos ngayon, naka-graduate ka na, mag-a-apply ka ng trabaho ngayon. Ang kailangan sa trabaho, kailangan bachelor's degree ka. Tapos putang ina, sahod mo, 350 pesos. 350 pisong putang ina. Anyway, syempre, kailangan mo ng trabaho, kailangan mo ng experience. Pasok ka ngayon. Papasok ka ng late kaltas. Undertime ka kaltas. Tapos mag-OT ka, thank you. Wala man lang welcome. Put! Dahil sa totoo lang ha, magalit na ako sa magalit yung mga employer dyan, kung sino man tatamaan dyan. Huwag naman sana tayong masyadong demanding sa background ng mga mag-a-apply sa inyo, lalo na kung ipapasahod nyo lang din naman, magkano lang. Oo, nandun na tayo, yung ibang mga business dyan, hindi pa ganun kalaki kumita. Pero sana man lang, yung requirements nyo, hindi naman sana pang astronaut na yung kailangan ng requirements. Tapos ipapasahod nyo, 350. Itong video na to, mga empleyado dyan, magising-gising kayo. Tapos yung effort nyo sa pagtatrabaho, bonggang-bongga, pukin ang inaala mo, tagapagmana kayo ng kumpanya. Tandaan nyo, kapag kayo nagkasakit at hindi nyo na kaya magtrabaho, umalis kayo sa trabaho nyo, napakadali nyong palitan. Ganun lang yun. Ngayon magtataka ka. Bakit kaya si kumare tsaka si kumpare? Bakit kaya yung kaibigan ko hindi na nagtrabaho? Yung iba na-